Ano nangyari sa iyo, ate? Yung parang ano po, inano po ako nila, ginamot po yung parang inihipan po yung likod ko po, tapos nililinisan po nila ng cotton bud, tapos may tubig po na hiningi. Nasa malit lang po nalagyan, tapos nilagay po nila doon para may nakita po silang mga uo daw po sa likod ko. Sa sugat mo? Opo. Ilang buwan na ba yung sugat mo na yan sa likod mo? Hindi pa man po matagal, yung pag-hospital po ko, pag-uwi ko sa bahay, meron na po tumubo. Parang pigsa? Parang pigsa lang po. Tapos lumaki na lumaki po hanggang sa pumutok po. Tapos ngayon, isang buwan o dalawang buwan na yung sugat mo? Mag-isa pa lang po. Isang buwan? Ano daw ang ano namang gagamot sa iyo? Yung parang may nakuha po silang parang uod nga po. Tatlong beses po nila nilinisan po, yung tatlo po ang nakuha nila po dun. Kung hindi daw po yung natanggal, dire-diretso daw po yung isang katawan ko, kinakain daw po yung sugat ko. Lalaki na lalaki yung ano mo? Lalaki daw po, tatama daw po sa baga ko, cancer of the lungs daw po mangyayari. Hintay na lang daw po kung patayin daw po yun. Mm-hmm. Ano daw ano na yung kulam, barang? Yung parang may, yung tao po na gumagawa po sa akin, matibay daw po yung kapit nila. Mm-hmm. Pero ano na namang gagamot, kaya kayong gamutin? Kaya pa daw po, pero dalawa po yun, yung isa sumabog na po, yung isa gagawin pa lang daw po, panibago pa daw po. Pag nadalawan po, yun na nga po yung magiging cancer of the lungs daw po. No. Sabihin, gusto kayong patayin? Gusto po akong patayin. Eh, ang ano nga, matindi ang galit sa iyo? Matindi po talaga. Sabi nga po, mahirap daw kung pangalanan yung taong gumagawa daw po sa akin. Mm-hmm. Lalo daw po lumalakas daw po yung pag pinapangalanan. Pag binabanggit yung pangalan. Opo. Mm-hmm. Pero ang ano naman sa'yo namang gagamot, kaya niyang gamutin? Kaya daw po. Ilang balik kayo doon sa ano paggamutin? Sa Martes po. Isang balik na lang yata po yun. Sana gumaling na yung sugat mo sa likod mo. Tsaka matanggal na rin, matigil na yung pangangayayat mo, sobrang payat mo yun na eh. Yun nga daw po yung ginagawa po nila dun sa ano ko po ito. Dahil daw po dito pumapayat po ako. Pinapapayat daw po nila, pinapabagsak daw po yung katawan ko para mamatay na po. Doon na po ako mamamatay. Matindi ang galit sa iyo. Ganon. So mga kalingap, dun sa mga kababayan natin na nanonood, kasi meron tayong mga kababayan na hindi naniniwala sa mga ganitong gamutan. Mas ano nila yung doktor, pero sa akin po kasi ay sa ganitong ano, nakaranas din po ako nung kaya gamutin ng mga albularyo, kaya naniniwala po ako sa ganung mga gamutan. At marami po akong nakita na gamutan na ganun talaga kailangan sa albularyo tayo sumandal, kung hindi ay lalong mapabilis ang buhay, kasi kung sa doktor hindi naman po na-trace nila kung ano talaga ang sakit eh. Kahit magkabalik-balik ka sa doktor, hindi nila makikita yun eh. Yun nga po sinasabi sa akin ng kapatid ko, bago kayo pumunta sa albularyo, magpa-doktor kayo. Sabi nga po ng papa ko, hindi niya madadala ng mga gamot, ng ano, hindi makikita ko. Ano sakit. Subukan muna bago magsalita. Kailangan lang naman ng ano eh, paniniwala din. Kung sila po hindi naniniwala, ako po naniniwala po ako. At samahan mo na rin ang dasal at depression para lagi po, lalong dinadasal ko po yan. Mapabilis yung paggaling mo. Ako po, kung sa ano po, tinanggal ko na po yung galit ko po sa kanila. Ewan ko po sila kung natanggal na po nila yung galit nila sa akin. Eh, bakit naman magagalit sa'yo? Wala pa naman atang ginawang masama. Kung iniisip po nila, may nagawa ko ng kasalanan. Hindi, ang gano'n na, pag-pray mo na lang. Nandahil po sa akin, nagkasakit. Saan, hindi na po gumaling. Yun po yung iniisip nila. Ang kalingap. Kasi ang ganong karamdaman talaga, kailangan albularyo lang ang tumingin. Hindi obra ang doktor doon. Sa akin palagay po ano? Sabi nga po sa akin ng ano, di obra talaga sa inyo ang doktor. Dito na lang muna kayo sa akin. Tingin. Yun nga po yung sabi. Yung sugat mo, Ate Priksyon, ano nararamdaman mo doon? Nung hindi pa po ginagamot, parang kumikirit po na ano, parang may nag-aano pumipintig, po sa loob. Pumipintig yung sugat? Opo, may umano po sa loob. Pero po nung nagamot po ka, galing po ako nung kahapon po ay. Sana gumaling ka na, ano? Opo. Para masikaso mo na yung maayos yung mga anak mo. Kawawa naman, no? Tapos uubod pa ng kulit. Kaya nga, sabang.
Oh, ano? Nakakain ka na? May dala na siyang martilyo. Uy, mga karpintero ka? Ayan pala, may dala ng martilyo. Panay na nga ang pukpuk eh. Maghayak kay Papa mo. Yung sugat mo, anong nakuha dun sa sugat mo? Yung panay na ang pukpuk oh. Tamaan yung paa. Sana nga, gumaling na si Ate Priksya na lumawa man lang para naman sa mga bata. Malagaan mo na yung mga anak mo. Kasi kailangan po ng mga... Shhh, dito ka kuya ano? Dito ka na ulan, dito ka dali. Gaya nga niyan, si Kuya Ramil, wala naman, magkagaling naman siya. Dito ka na ambon, pasok niya, pasok. Hindi niya nalalaman ko na ginagawa ko nung ano niya, ng cellphone niya. Ako pa, nahihirapan naman siya. Ah, sobrang payat mo na ate. Yun nga po yung pumapabagsak sa akin yung ginagawa ko nung cellphone niya. Sana gumaling na kayo. Kailangan talaga ng alaga ng ina kong mga yung pangilis po sa akin ay grabe po, umiyak po talaga ako. Masakit? Sobra po sakit. Ay, wag lumabas na ulan, labas, uy, dito uy. Gumaling na yung sugat mo sa likod. Mga kapatid ko po, kung ibibigay daw po dito si Ethan, dapat supportahan daw po. Tampon daw po yung mga anak. Para sa anak ko na lang daw po, hindi po para sa akin. Ayun po, kakausapin natin doon si Caramel tungkol doon ano, pag-iwan kay Nathan. Sa barangay Pumagan. Oo, hindi tayo papayag na iwan lang dito ng ganong kadali. Tapos po, hindi na iiwan po sa akin ba, ano po, huwag po siya nga alis ng Magangpot. Huwag siya pupunta po sa Sorsogon, tatakas. Sige. Oo, tara na. Baka bumuhos pa yung malakas na ulan. Si Nathan, Janel. Ayun, lagyan mo ng sombrero. Ito ba yung chinelas si Nathan? Paalam ka na, Nathan. Galing ka. Bigay mo ano, Romel, yung chinilas ni Kuya. Nag-bliss. Bigay mo yung chinilas ni Kuya. Yung chinilas ni Kuya, bigay mo. Dali. Bigay mo yan kay Kuya. Bigay mo kay Kuya yan. Kay Kuya yung chinilas. Magwawalan si Kuya Itan. Dali na. Hindi ka pa yata pwedeng magbukot-bukotan. Suot mo na Itan. Baba ka na. Baba na. Dali, dali. Maiwan ka. Dali. Ay, pala kaming ano, nasagap doon sa asawa mo. At pinagamot pala siya doon ng albularyo. Parang binabarang niya tayong asawa mo. Kaya sobrang payat. May sugat pala siya sa likod na hindi gumagaling. Ano iniiwan? Hanggang 2 buwan na raw. At parang ano yata, binabarang o kulang ba? Bakit? Ano ba siya papa? Ako, okay. Ano yan? Hoy! Iniiyok na naman. Kaya kami, hindi ka makaiyak kanina ha. Tuloy na kami kay Ramil. Ano nga, may pigsa lang daw yun. Tapos hindi na gumagaling. Gusto yatang patahimikin yung asawa mo eh. Dahil matindi daw ang galit eh. Gusto siyang patayin dun sa paglagay ng sakit. Parang inuutay-utay kaya sobrang payat niya eh. Ano nakakaiyak? Ha? Ay! Ano nakakaiyak? Ha? Bakit? Puras ka si Pondo? Hindi naman nakakaiyak yun ah. Ay! Mayroon ka na baga dali. Kailangan ano, gumaling ni Ate Friction kasi paano maalagaan yung mga anak niya. Kaya nga eh. Ano na bang mangyayari dito kay Nathan? Iiwanan mo ba siya? Iiwan mo ba siya doon sa nanay niya? Ay doon sa asawa mo? O sa nanay mo? Hindi ko lang, kung may sakit man po ba gamit. Ay may isang para, sesyon pa raw. Para... Isang gamutan pa ang ano, tapos doon na malalaman. Eh, sabi naman, papagaling, kaya naman daw pagalingin. Anong ano mo, pag ano, doon naiiwan to sa mama niya o doon sa nanay mo? May sakit nga daw yung nanay niya. Sabi kung ano. Pero sige kung maka ano man siya, makarecover man pwede. Diyan mo na iiwan? Wala po siya iiwan. Ayun nga, may condition sila. Pag iniwan nga raw, kailangan yung suporta mo. Oo, oh, alam ko naman sa'yo. Oo. Nandun po talaga. Baka daw pag nandun yung bata, kalimutan mo na. Ay, di po. Di kung gusto po nila, di. Pag ano po, di. Pag maano po ako, di. Tamahan niyo po ako magbigay ng ano ko. Di, ang bago mo iwan yung sinitan doon, magkakaroon tayo ng agreement sa barangay. Para ano, yung sustento ng mga bata, matutuloy-tuloy. Barangay ang gagawa nun.
Tuloy na kami. Ano man problema, laging makakasama. Mga kalingap, meron laging pag-asa.